sa mga kayamos natin dyan, magandang araw sa inyong lahat. So sa video ngayon is ituturo ko sa inyo or isi-share ko, no, kung paano, yan, paano gumawa ng tower antenna sa lugar nyo. At syempre, yung matibay, pang matagalan. So isi-share ko dito kung ano yung mga materials na kailangan. At magbibigay din ako ng idea para sa mga lugar na malalakas yung smart. Is na-vlog na natin yan, smart rocket send. Then yung mga lugar na malalakas yung globe, no? So may mga lugar kasi na malakas yung globe signal pero di kayo makapag-avail ng mga globe plan. Like yung sa akin, 20 Mbps for 1699 yung monthly, no? Ngayon, isi-share ko din sa inyo paano mag-avail, no, ng 1,699 pesos lang, 1 month unlimited na, no, sa Globe SIM. So pwedeng prepaid SIM, Globe at saka TM. So continue watching lang, mga idol. So malaking chance po ito sa mga lugar dyan na gumagamit ng smart at gusto niyo matry kung gaano kalakas yung Globe SIM or Globe signal sa lugar niyo. Then ang kagandahan, pwedeng 1 week yung gamitin niyo, worth of 400 pesos lang. 1 week unlimited na, no, para sa mga takot na mag-avail ng 1 month, pwede pong 1 week. So bago natin i-topic yan, tuturo ko muna yung mga kailangan para makabuo ng ating antenna. So tara! So ngayon pag-uusapan natin, no, kung ano yung mga kailangan para makapagpatayo ng antenna tower, no. So itong gagawin namin is 80 feet, no. So ito, tamang-tama, dalawang tubo pa lang. 40 feet lang yung naipatayo namin. So ito po yung pangatlo. Papakita ko sa inyo kung ano yung mga kailangan para makabuo ng tower. At syempre yung mga sizes. So first, yung tubo natin. Ito. Ito is 20, no? Ito po yung kaniyang kapal. Yan. Is 20, no? Yan. 1 and 1/4 po yung kaniyang size. Tapos, yung ating hagdanan. Yan, kabil yan, no? So itong bakal na to is size 10, no? 10mm yung kaniyang size. So ganito lang, makikita nyo, naka-form siya ng triangle, no? So ito yung magiging disenyo niya. Yan. So madali lang umakyat yung climber dito. Yan. Then para masigurado natin na yung ating tower is straight po siya, so kailangan natin lagyan ng tuntun. So sa Bisaya ito tuntun, no? So ito yung paraan namin para makita natin dito sa ilalim na yung antenna is tamang-tama or straight yung pagkalagay. So ito po yung mga hagdanan, no, na pinakita ko. Ayan. So 10mm po yung size ng ating kabilya. Ayan. Sige dong, bilay dong. Then yung kailangan natin para hindi matumba, syempre yung banting, no. So yung size ng ating itong wire natin or alambre pa, no, sa Bisaya is 12, no, size 12. Ayan. So nabibili ito sa hardware. Ito po, kikita nyo, makapal po yan, size 12. Then ito naman, ito turnbuckle. So the same, nabibili sa hardware. Ang size po ito is 12 din. So andito, ayan. So nabili ko to sa hardware dito, 60 pesos. Ayan, may price po. Yun, 60 pesos. Then ang paglagay po ng turnbuckle is dapat ganito po yung arrangement niya, no? Dahil para kung mag-adjust po kayo, madali lang po. Ayan, madali yung pag-adjust, no? So naiikot lang natin. So apat yung banting, no? Yan yung first, doon yung pangalawa, tapos yung pangatlo. Ayun, at doon yung pangapat. So again, ulitin ko, size 12 yung ating turnbuckle. So yun ang naipakita ko sa inyo. Then ito na po, naka-prepare na yung pangatlong tubo namin. Yan, i-welding na, no. Then ipapakita ko din sa inyo kung paano yan idugtong papunta doon. So stay watching lang, mga idol, no. So lakometrosan yung distance, no. Pero mga tatlong dangkal ito. Yan, ito yung gamit ko. Isa, dalawa, yan. Mga again, isa, dalawa, yan, mga tatlong dangkal, no. So tamang-tama, ito yung first step, tapos dito yung pangalawa, then tunod-sunod na yan hanggang sa dulo. Yan. So pinaka first rule po, kailangan po tibayan yung ito, itong hagdanan. Kailangan tibayan itong welding, no, dahil dyan nakataya yung buhay ng climber, no. Pag natanggal yan, sigurado
sigurado dihado yung climber. Yan. So pagkatapos, ito naman yung gagawin, no, na lagyan natin. So ito po yung sample niya. So ito po ang gagamitin. Yan. So size po ito is 1, no. So ganito po, ito is 1 1/4, no, 1 1/4. So ganito po yan. So kailangan na mas malaki po ito. Ilalagay dyan. I-welding po ito. Pagkatapos, pag na-welding na po yan, makikita niyo mas malaki po ito. Then maliit yung nilagay ko. Yung size is 1 and ito is 1 1/4, no. Then pagka na-fix na po yan, yan na po yung ilalagay sa itaas, no. Yan, doon natin idudugtong na yan doon. So ito ilalagay lang ito. Ito yung kanyang haba. Then para din siya ma-twist, kailangan natin butasan ito, barina, at the same din sa itaas bubutasan din para malagyan natin ng nut, no. Yun. So yan po, dinudugtong na po yung pangatlong tubo. So mamaya samahan niyo po at aakyatin natin, no, para maipakita ko sa inyo yung mga lugar na lagyan ko ng piso wifi window machine. So yun, no, tapos na install yung tatlong tubo, 60 feet. So yung target ko dito is 100 feet, no, limang tubo. So sa ngayon is tatlong tubo muna. Ayan, dahil wala pang budget, no. So samahan niyo ko dahil aakyatin po natin. So ito po, andito ako sa pinakaunang dugtong na tubo. Kung makikita nyo, ilagyan po natin ng bolt, no. Yan, para matibay. So ngayon, punta tayo sa itaas. So this time po is andito na tayo sa pinakadulo, no. Yan. So andito po, yan. Andito na tayo sa dulo. Makikita na yung lugar. So yung plano ko paglagyan ng piso wifi is doon. Magtatapon ako doon ng connection, no, mula dito papunta doon. At yung pangalawa naman is doon din banda, no. So maglalagay tayo doon ng receiver. By the way, yung papasukin natin na business is point to point po, pero hindi po mga client, no, mga personal natin. Wait, hinihingal pa mga idol. Yung mga personal natin na piso wifi, i-deploy ko sa mga lugar. Tapos doon, yung pangatlo, maglalagay ako ng piso wifi doon. Yung estimated layo ng paglalagyan ko doon is 1 kilometer. Tapos doon, banda, mga 3 kilometers. Pero dito, malapit lang, no? More or less siguro mga 6 to 800 meters, no? So malapit lang. So andyan po yung aking parabolic. Steady lang po yan for backup, no? Dahil yung gagamitin natin for P2P is fiber connection. So kita nyo dito, kitang-kita buong lugar sa amin, no? So ayan, naipakita ko sa inyo, no, kung paano ko pinatayo itong ating tower antenna. So medyo mahangin dito. So hanggang dito na lang muna yung video natin. Sa mga bago dito, huwag kalimutang i-like at subscribe ang ating channel, Yamwas TV. At kung may natutunan kayo, pakiclick ang notification bell para pag may bagong video ako is ma-update po kayo. So maraming salamat. Oops, akala nyo nakalimutan ko yung tinapik ko kanina, no, na unlimited data worth of 400 pesos lang within 1 week, no. So pwede naman siya 1 month, yun nga yung sabi ko kanina, 1699. So sa akin, yung inabil ko ako, kasi nag-aabil din po ako, hindi po yun, hindi po yan sa akin, no. Nag-aabil din po ako, yung abil ko sa kanila na sinubscribe ko is 400 pesos within 1 week unlimited na po, no. At ang kagandahan, may second option sila, pwede rin 1 week, no, 200 gig worth of 300 pesos lang, 'di ba? Mura na. 200 gig sa 1 month, 4 weeks, no, sa 1 month. So nasa 2 4 6 8 800 gig lahat yung 1 month mo, at yung babayaran mo is 3 6 9 1 2 1 2 yung monthly mo. So napakamura na po niyan, no, worth of 300 pesos, meron ka nang 200 gig within 1 week, no. So pwede rin yan yung i-avail nyo. So sa mga gusto mag-avail niyan, yung contact number, yan po, message na po yung pangalan nyo, tapos yung mobile number nyo. So sa mga gusto mag-avail, yan po yung contact number, message na po yan. So yung SIM nyo, yung mga Globe SIM, TM SIM, kung meron kayong mga modem dyan, saksak nilang sa modem. At yung speed limit po, wala po yung capping, no. Depende po sa lugar. So make sure po muna, bago kayo mag-avail, dapat yung lugar niyo malalakas yung Globe or TM, no.
At sa mga malakas yung smart dyan, avail pa rin po sa Shopee at Lazada yung Rocket SIM, no? 999 po yung kanilang monthly para sa mga lugar na malalakas yung smart. At para sa mga gusto mag-try ng Globe, tamang-tama po ito. Worth of 300 to 400 pesos, matitest niyo yung lugar niyo, no? Within 1 week. So, ulitin ko, wala pong capping, no? Depende lang po sa lugar niyo. Kung malakas yung Globe, makakaranas kayo ng magandang signal. Then, sa mga lugar na hirap yung signal, pwede kayong maglagay ng mga booster antenna. Available po yan sa uplift, no? At sa mga gusto din mag-build ng piso wifi, legit po na binibilhan ng mga piso wifi materials sa Shopee, Coin Wifi, at yung bago naman ngayon sa Lazada, sa Bukupay. So pwede kayong mag-order sa Shopee at saka Lazada. So sa mga gusto mag-avail, yung contact details is nasa baba, message nyo lang po yan. So hanggang dito na lang muna yung video natin. Kung may natutunan kayo sa mga shiner ko ngayon, huwag kalimutang i-subscribe, syempre ang inyong lingkod, DMS TV. At ang pinaka-importante po, click ang notification bell sa baba at piliin po yung all para pag mag-end na po yung kanilang offer is ma-update ko po dito or ma-update po kayo dahil i-upload po natin sa aking channel. So maraming salamat. Bye!